What's up guys? May bago na naman tayong pagkakakitaan at ang tawag dito ay Yulgang Global. Isang Android application na play to earn. Ito, mag-register lang na tayo. You can either register using your Facebook or your Gmail account. Yan, kayong bahala. Then, pagka-register nyo, create lamang kayo ng account. Siyempre, sa during ng creation ng inyong account, meron dito mga types of characters: Warden, Saber, Lancer, Archer, Doctor, Assassin, at Warlock. At siyempre, pwede nyo rin silang i-customize. May kanya-kanya itong costume, pwede nyo baguhin ang mukha, etc. Para siyang near 4, kung alam nyo lamang, same na same ang gameplay. Sa katunayan, pwede nyo nga silang bigyan ng kanya-kanyang sariling weapon. Dahil nga sabi ko katulad dito ng or para itong Mirror 4, meron itong main quest or yung main story kung saan isa ka sa main characters na susundan ang mga side characters kanan. So, paano ba ako kumita dito? Well, simple lamang, mangongolekta ka lang ng mga crystal at i-convert mo sa TIG token na i-convert mo into Binance or basta ibebenta mo para maging actual na pera. Alright? Yung TIG tokens, ito yung kanilang currency in-game, okay? Ito ang i-convert mo into other currencies na pwede mong ma-convert into real cash. Para makakolekta ka ng crystals, kailangan yung character mo ay above level 40. Yun kasi ang requirement, basic requirement dito sa laro, okay? Kasi habang nasa level 1 pa lang kayo mo, kailangan nyo munang sundan yung main quest, mag-side quest din kayo, para makapagpa-level up. Actually, kaya nyo tapusin yung pagpapa-level up nito within the day or basta within 24 hours and pwede ka nang kumita. Ang kagandahan dito sa larong ito kung sakali mang tamarin ka eh, meron siyang autoplay kung saan i-play mo lang yung main quest, yung character mo kung saan ang gagalaw, iwanan mo yung phone, atakin niyo yung monsters, ang papatay, siya na rin mag-heal sa sarili niya, ganon. Sa bawat tapos ng mission or quest, meron kayong rewards na makukuha syempre at i-click nyo lang yung sa top right corner, i-click nyo lang yung mga i-receive nyo yung rewards nyo, get rewards, ganun. Para naman matest nyo ang inyong character points or lakas ng inyong character, pwede kayong magpag person versus person or PvP mode para matest nyo kung malakas din. Meron din ditong team versus team. Okay, kung na-reach mo na ang level 40 or basta above level 40 ka na, dalawang options mo para makapag-mine ng crystals. Ito, piliin nyo lang yung daily quest. Magpili kayo dyan ng mga mission at doon, makakakuha kayo ng crystal items. Yung second option para makapag-gain ka ng crystals ay pumunta ka sa inyong map or sa world map, tapos punta ka ng Dungeon Cave. Dito marami ditong crystals na mapa-farm. Okay? Ayan, pag nakakuha ka na ng sapat na crystals, pwede na natin itong i-forge into TIG token. Gamitin natin ang Wemix wallet para makapag-trade ng tokens. Best to use na account ay yung ginamit yung account doon sa inyong Yulgang Mobile. Para makapagpa-convert, click nyo lamang yung TIG doon sa may app natin. So ayan, nasa TIG window tayo ngayon, i-forge lang natin yung crystals na gusto natin i-trade or basta gamitan ng Wemix. Eto. Sign and confirm lamang para matapos ang transaction. Ito, buksan nyo lamang uli ang inyong Wemix at makikita nyo dun sa pinakababa yung TIG token. Para makash out yung inyong TIG token, kailangan nyo siyang ibenta para maging pera. Magiging Wemix credit ang inyong nabentang TIG at yun, pwede nyo na itong i-trade. Well, yun na lamang ang masasabi ko tungkol sa application. Kung sakali mo meron kayong katanungan, please leave a comment down below. Marami pong salamat sa pagsubaybay. Hanggang sa muli. Paalam!